So magandang umaga. Wala nang intro-intro, turo na agad. So paano ba sisimulan tong business na to, yung sublimation? Marami nagtatanong, una, paano daw mag-pattern ng jersey? So sige, ganito. Simulan natin. Oh. Boss Mark, paano ba yung ano, papagawa akong jersey? Gusto ko ang size ay yan, halimbawa nito. Ang size ng katawan ko is 48, tapos ang haba 32. So paano ba natin gagawin to? So yung mga size kasi depende yan eh. Ano, wala. Yan. So kung saan kayo gusto mag-sizing, kung yung haba ng jersey, pwedeng simula dito sa batok or dito. So depende sa inyo. Kung una, gawa muna kayong size chart. Halimbawa, ang size chart ng medium ko ay 44 by 39. Halimbawa yan, medium natin yan, medium. Okay, size ng large ko ay, teka, large is 46 by 30. So kailangan meron na kayong size chart na nalista, or kailangan buo na sa isip niyo yung size chart niyo para madali natin magawa yung ating gagawin niyo. So sa akin, ang medium ko is 44-29. So gawa tayo ng medium na 44-29 sa jersey. So by the way, yung gagawin nating jersey is yung simple lang na ano, simple lang na design. So parang round neck lang or v-neck. So gawin natin muna ngayon v-neck. Ito kasi, ito na kasi yung ano. Ito na yung naka-display sa atin ngayon. So gawa tayo from scratch. Gawa tayo from scratch ha. Yan, ang ating size ay 44-29. Okay, tabi muna natin ito. Gawa tayo, kuha muna tayo dito ng guideline. Ayan, guideline, para masentro natin yung gagawin natin. So una, gawa muna tayo ng itsurang sandok. Ayan, para ano, ito tayo dito sa view, snap to guidelines, para lahat ng ginagawa natin is dumidikit dun sa guidelines natin. So drag lang natin ito. Ayan, ayan, ganyan lang. Mukhang sando lang siya. Tsaka na lang natin i-edit yan pagkatapos. Yan. So, ang kailangan natin is 44. So, ano bang sukat ng 44 pag ginawa na tong pattern na to? Una, isa, ayusin muna natin to. Okay. Hindi na. Kailangan linya pa. Yan. Oops. Ulit na. Yan. Una muna natin kunin is yung 29. So gawa tayong 29 na sukat. By the way, malalaman niyo yung sukat dito. Kita niyo yung sukat dito. Yan. Doon yung makikita yan. So ang nakalagay dito is 30. So gawin natin tong 29 plus 1. Okay? Kung itong pagbabasihan nating sukat, ito, kita niyo yan. Kung itong pagbabasihan nating sukat, 39 plus 1 tayo. 29 plus 1. So gawin natin 30. Ayan, 30. O di kaya, gawa tayong box. Ayan, para mas madali. 30. Okay? So, gawa natin ng guidelines. Guidelines. Ayan. Kaya tayo nag-add ng 1 kasi para dito sa laylayan, pag tinatahi kasi yan, merong tutupian. Diba? May tinutupian siya dito. So, nag-add ako ng 1 inch. Okay, gets? So, baba natin ko. Ayan, sakto. Sukat na sila. Okay na yan. Then usually, yung neck, yung sa batok natin, ang ginagawa ko is 4 inches. So, gawa tayong 4 inches. 4 inches. 4. Yan. Dikit natin. Okay. Gawa natin ang guidelines. Then usually, yung dito, yung sa shoulder is mga 2 inches to 3 inches. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, kayo naman ang may-ari ng tahian. Bahala kayo kung anong gusto nyo yung laki ng shoulder nyo. So, gawin natin mga 2.5 lang. 2.5. 2.5. Okay. 2.5. Lagyan natin dyan. Well, actually, yung mga box lang natin is para magawa lang tayo ng pattern. Ng guidelines. Yan, guidelines. Para sakto. So, yung 44. Okay. 44. Divide natin sa, para makita nyo. 44. Divide natin sa, saan divide? Divide. Walang divide. Paano divide? Yan. Divided by 4.
Labas natin yung calculator natin. Calculator labas. So, ganito na lang. Yan. 44 divided by 4. Kasi, kaya 4 yan, kasi, ito, isahatiin pa natin dun sa kabila. Diba? Yan, hahatiin natin sa kabila, then yung parte ng likod ng jersey. So, basta 44 divided by 4. So, ang lumabas ay, ilan? 44 divided by 4 is equal to 11. Okay, 11. So, gawa tayo ng 11. 11. 11. Yan. So, ito ang guidelines natin dito. Para to sa 4429. Buray na natin. So, ito, pindutin lang natin yung F10. Okay. Pwede natin cursor yan. Yan. Pwede natin. Yan. F10 lang yung pinindot ko. F10. Yan. F10. Yan. Pwede rin yung lagyan ng ano yan. Ng, yan. Kita niyo yung kurbadang yan. Bahala kayo. Kung anong gusto niyo kurbada dyan. Pwede yung paganito. Yan. So, paganyan na lang. Okay. Pero may sukat din yan. So, ang ginagawa ko dyan is 11. Kita nyo. Gawin natin itong 11. Yan. So, from this point, bigyan din natin from this point to this point. So, 11. Mamaya, lalagyan natin ng sukat lang dyan. 11. F10 ulit. Baba natin. Yan, 11. Yan, ganyan akong mag-design ng jersey. Ito, medyo ikurma natin. Okay? So, 44 divided by 4 is 11. Kita nyo dyan, no? 11 siya. 11. So, ang gagawin natin ngayon is kakopy natin to dun sa kabila. Duduplicate natin, control D, then mirror, then pagsamahin natin siya, is ito yung weld. So, pagdikitin natin, weld. Okay, magkadikit na sila. Okay, so siya ay 44 na. Medium 44.29. Pero, diba, tatahian natin tong part na to. Yan, yung part na yan, tatahian yan. Diba? So, kailangan natin ng, yan, tabi muna natin. Kailangan natin magdagdag ng half inch. Half inch lang. So, para madagdagan natin, ito, click nyo siyan sa labas, kahit saan dyan sa labas. Kasi pag click nyo dito, hindi lalabas yung, ano natin, yan, ito, itong part na to. Ito kasi yung ating, ano, nudge distance. Pag click nyo to, wala yung nudge distance. Dito tayo sa labas. Yan. Click natin ng 0.5. So, naka-inches naman siya. Inches. So, lagay natin dyan, F10. Select mo yan. Nudge mo na isa. Okay? Kabila, ganun din. Okay? Ayan, meron ka ng 44.29 na pattern. So, paano ang gagawin natin dun sa v-neck? So, ang gawin natin, ito. Duplicate natin, control D. Ayan, doble na siya. Okay? Lagay lang natin dito. Pagtabihin nyo sila. Ayan. Kunin natin yung V. Ito, ginawa ko kasi. So, madali lang gumawa ng v-neck. By the way, guys, itong baba nito, 1.5 lang. Pwede na yun. So, makikita nyo naman namin, lagyan natin ng sizing. Okay? So, gawa tayo ng V, ng neck. Kuha muna tayo ng triangle. Polygon. Actually, pwede kayong gumawa ng triangle, na ganyan. Okay. Tapos, balik na rin natin. Lagyan natin dyan. Kailangan isakto nyo dun sa dulo-dulo. Kita nyo? Okay. Kaya lang, medyo kurbahan natin yan. Control Q. Okay, control Q. Para ito, mamove natin. F10 ulit. Burahin natin to. Okay? Ito, burahin din natin to. Okay? Delete lang yung pinipindot ko. F10, tapos delete. Tapos, lagyan natin ng curve. Yan. Ito, lagyan din natin ng curve. Then, nudge na lang ulit tayo. Nudge. Ito, nudge. So, sa ginawa natin is 0.5. By the way, guys, ito. Una, gawin muna natin 7. Ito tama na to, di ba? Ayan. Tama na yan sa points na to. Tsaka sa points na to. Tama na yan dyan. So, ang gawin natin, ito, yung lock ratio nya is off natin. Okay? Para pag binago natin to, gawin natin 7, hindi na babago yung size nung nasa taas. Pero pag balik natin, yan. Pag naka-on yan, pag binago natin tong 7, lumalaki din yung size niya. So, hindi na siya mag-fit dito. Doon, saka doon.
Hindi na pwede. So, gawin natin ngayon. Balik natin. Yan. Gawin natin 7. 7 sa medium. Ay, hindi. Mali. 7. Octo. 7. Okay. Pasok na siya doon. Okay. Pag binik naman, hindi naman diretso-diretso yan simula dito hanggang doon. So, gawin natin. Tulad ng ginawa natin kanina. Click yan. F10. Ay, sorry. F10. Lagyan natin ng curve. Ay, ito. May curve na pala siya. So, nudge lang natin to. Nudge. Ito, nudge din natin. Nudge. Ito, nudge lang. Nudge. So, bali 0.5 yung ating nudge dun. Ito, pakaliwa. Nudge natin. Nudge. So, mukhang okay na. Ito. Nudge pa natin. Okay. Okay. Ito, isa pa. Okay. Okay. Yan. So, ngayon, meron na kayong pattern na saktoy natin. Pattern ng V-neck. So, okay guys, meron na kayong pattern ng jersey. So on and so forth. Pag meron kayong sizing na ganyan, makukuha nyo na yan. Makukuha nyo na yung sa lahat ng ibang size. So, gawin nyo na lang siya. Tago nyo na lang siya dito. Okay. Then, lagay natin F8. Lagay natin medium. Yan. Okay. So, meron na tayong medium na jersey. So, i-group na lang natin. Yan, control G. Hindi na siya mag-ihiwa-hiwalay. So, ako, meron na akong ginawa dito. Yan, no. So, hindi na ako, every time na may tanggap kami na sublimation, yan na lang yung ginagamit ko. So, hindi na ako mahirapan. So, guys, sana may natutunan kayo ngayon sa tutorial na to. Paggawa ng pattern dun sa ating, ano, sa business natin. So, meron pa nga pala akong additional na tip. Kasi usually, meron iba nagtataka, paano ko raw ba nagagawang lagyan ng pattern yung ano yung mga jersey natin. Halimbawa, kuha tayo ng pattern. Sorry, wallpaper. HP. Yan. Kunyari, gusto natin lagyan yung jersey natin ng ganito. Una, kunin natin yung high definition ng picture. O, open image in tab. Yan. So, click natin ganyan. Copy image. Or, i-save natin. In my case, copy lang kasi hindi naman natin kailangan to. Copy lang. Okay. Control paste natin yan. Kita nyo? Okay. Lumabas dito. Gusto natin gawing jersey. So, una, gawin natin to. Unlock muna natin to. Kunin lang natin tong isa. Tapat natin dyan. Medyo yan na natin. Stretch natin. Tapat natin dyan. Okay. Then, click mo yung ulit. Jersey. Tapat natin dyan. Then, click mo yung wallpaper. Naka-hold ang shift. Okay? Hold ang shift. Then, punta ka dito sa intersect. Click. Okay. So, nakuha na niya yung pattern ng dahon. Okay? Yan. So, may natutunan naman tayo ngayong araw. So ayun guys, kung may natutunan kayo dun sa maikli nating video, please like and subscribe dun sa channel ko sa YouTube. So kung gusto nyo pang matuto ng iba pang techniques kung sa pananahe or sa ginagawa natin dito, yeah, subscribe lang po. Salamat!